good morning and welcome po sa ating araw-araw, buong araw na pagpapala sa ating Panginoon. So bago po tayo mag-umpisa, join me in this prayer. Father, in the name of Jesus, we thank you for the grace, O God, that you have given us. We thank you for the love of God. Lord, we thank you, God, that it's new every morning. Nararanasan po namin ang inyong patuloy na pag-ibig, pagmamahal, pagkalinga sa aming lahat bilang mga anak mo. At salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa pag-uumpisa hanggang buong maghapon. Dama po namin, Panginoon, ang pagsama mo sa iyong mga anak at ang mga pagpapalang inilaan mo. Lord, we just thank you. We receive it by grace, O God, in the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. So magandang umaga po at buong maghapon sa ating lahat. Ngayon po ay ang buong nation, the whole nation is celebrating or in observance of the Lenten season. Hindi lamang po ang Pilipinas, kundi may mga ilang bansa din na, you know, nag-observe ng Lent season. At pagka dumarating po ang panahon ng Semana Santa, ay talagang napakaganda rin naman na pagkakataon na tayong mga tao, mga anak ng Diyos, lalo na ay magbalik sa, you know, sa ating relasyon sa ating Diyos, magbalik na magsaliksik sa salita ng Panginoon, magbalik sa presensya ng Diyos, at kumbaga tayo ay talagang magkaroon ng awareness, no, sa ano ba ang nangyayari o sineselebra ba o nagaganap tuwing panahon ng Semana Santa. Pagamat marami po tayong mga kababayan o ilan na rin sa atin na pagdating ng Lenten season ay talagang we look forward, no, sa mga outings o kaya man ay mga getaways or mga family gathering. Wala naman pong masama dyan. For as long as talagang tayo ay laging aware o meron tayong consciousness, no, sa katotohanan ng season na ito, kung bakit mayroong pagiging pagkakaroon ng Semana Santa. Okay, so ang Semana Santa po, or yung Lenten season, it's not just about the Lord's dying, no, yung pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon, but it's also about the celebration of His life or coming back to life. Na totoo naman, ang ating Panginoon ay hindi na natiling patay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po siya nanatili na nakapako doon, kung hindi after 3 days ay talagang siya ay nabuhay mong muli at ngayon nga ay kasama na sa langit, nasa tronong luklukan ng ating Ama sa Langit, nakaupo sa kanang bahagi nito, no? So hindi lamang po ito tungkol sa, you know, pag-iwan sa atin ng ating Panginoon, ng kanyang kapangyarihan, kung hindi ito rin po ay tungkol sa pagsama ng Panginoon ngayon sa atin araw-araw because of what He has done on the cross for us. Hindi lamang po ang Lenten season ay patungkol sa, you know, sa malungkot na kaganapan, no, na nakapalibot doon sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi, celebration po ito para sa atin ngayon, no, na nakaranas ng grasya ng ating Panginoon, na yung sakripisyong ito ay nagdulot naman ng napakaraming pagpapala sa atin. Umabot hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Hindi lang po nung kapanahunan nila, more than 2,000 years ago, na experience ito. Kung hindi hanggang ngayon at sa mga susunod pa nating henerasyon, kung hindi pa babalik ang ating Panginoon noon, ay patuloy po nating tatamasahin ang benepisyo ng sakripisyong ito ng ating Panginoon more than 2,000 years ago. So the Bible also tells us that Jesus died once and for all. Isang beses lang po namatay ang ating Panginoon, and He is now seated at the right hand throne of God. Sabi po yun sa Hebrews 7 verse 27 in the New International Version. Unlike the other high priest, he does not need to offer sacrifices day after day and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. Ang ating Panginoon po ay nagsakripisyo sa atin. One time, big time. At ito po ay in effect for eternity. Hindi po nalulusaw o nawawala ang sakripisyo at ang benepisyo nito sa atin ng isang beses lamang. Kung hindi, dahil po sa ginawa yun ng ating Panginoon, isang beses ay ito po'y habang buhay at magpasawalang hanggan na nating matatamasa ang grasya na ito ng ating Panginoon. Romans chapter 8, 34 to 39, mahaba-haba po itong basahin, pero tingnan po natin ang sinasabi sa verse 34. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen,
who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. So ito nang ginagawa ng ating Panginoon sa atin nung siya ay naghandog ng kanyang buhay sa atin more than 2,000 years ago, at tayo na, naman ay napalaya na sa sumpa ng kahirapan, ng sakit, ng kamatayan at ng kasalanan. Tinatamasa po natin ngayon ang buhay na ganap at kasiyasiya na binahagi sa atin ng ating Panginoon when we received Him as our Lord and Savior. At ngayon, ang ministry ng Panginoon ay nandun siya sa luklukan ng ating Ama sa Langit, no? At nananalangin para sa iyo at para sa akin. Bakit nananalangin ang ating Panginoon? You know, that we will be able to make it in this lifetime with His grace, successful, victorious, at talagang tayo ay palaging nagtatagumpay kasama niya. So pag pinagpatuloy po natin sa verse 35, who shall separate us from the love of God? Sino daw po ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon? Bagamat 2,000 years ago yon na naganap, mahihiwalay ka pa ba sa pag-ibig ng Panginoon? Will somebody nullify what He has done for us at the cross? No? Meron pa bang magpapawalang bisa ng kanyang ginawa na parang obsolete na yon, Pastora Weng, ang tagal-tagal na? Like what? Ilang milenya na palang nangyari yun eh. So siguro hindi na effective or hindi na enforce yung ginawa ng Panginoon. Nako, hindi po yan totoo. Because ang sabi po ng Biblia is talagang ito ay binigay na sa atin. Isang beses siyang namatay at habang buhay ang benepisyong ito, and even magpasawalang hanggan, natin ito matatamasa. Kaya sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Ang dami pong selection, ano po? At siguro marami ka pang pwedeng idugtong dyan na mga talagang grabing mga sitwasyon o mga imposibleng mga pagkakataon at mga problema na pwede natin idagdag na maaring iniisip natin can really separate us with the love of God. Nako, kagano man kahaba yan, ang sabi po ng Biblia, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sa verse 36, as it is written, for your sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things, wow, we are more than conquerors through Him who loved us. Sa lahat ng mga bagay na ito na maari nating pagdaanan, naiiyak ka na ba sa pinagdadaanan mo? Parang feeling mo ba ay talagang ikaw ay yung nakapako sa krus, sa bigat o sa tindi ng mga sitwasyon o mga problema na iyo'y patong-patong na inaakibat o nakadagan sa iyo? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, yet in all these things, sa lahat ng mga bagay na ito, ikaw pa rin at ako ay ginawang mananagumpay ng ating Panginoong Heso Kristo. Bakit? Because of what He has done. Lahat ito ay nag-uugat sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon at the cross. Because once and for all, tinapos niya ang lahat ng sumpa na dapat ay nasa sa atin at enforce sa buhay natin ngayon. Yung mga kapighatian, sakit, kahirapan, mga indulto, kamalasan, naku, name it! Bayad na po yan at the cross. Amen. So tayo ngayon, we are given this grace of God upang sa ganun magkaroon tayo ng mas mabuti at mas maayos na buhay. Eh, Pastora Weng, parang hindi ko nararanasan yan ngayon, yung sinasabi mong maayos na buhay. In fact, patong-patong, hindi matapos-tapos ang mga problema ko ngayon, Pastora Weng. Para nga akong nakapako sa krus araw-araw, pasan ko ang daigdig. Grabe, meron akong krus ng kalbaryo lagi araw-araw, Pastora Weng. Kung hindi mo lang alam ang aking mga pinagdadaanan. Naku, gusto kitang sagutin. Ay, salamat naman at hindi ko alam ang pinagdadaanan mo. Baka kabigatan din yan sa akin. Pero may isang nakakaalam niyan. At ang maganda, hindi lang basta niya nalaman, ano? Kung hindi, ang tulong ng Panginoon, ang grasya ng Diyos, ay nakaakibat sa'yo. Kaya nga, hindi ka completely consumed. Kaya hindi ka nga completely lagapak. Kaya hindi ka nga nawawakasan ng buhay. Kaya nga, hindi ka walang pag-asa. Kaya nga, hindi naman talaga ikaw walang-walang tulong kung hindi nandyan ang grasya ng ating Panginoon. Verse 38, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Yung bang problema mo ngayon, yan ba
talagang maghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag mong hayaan na ihiwalay ka niyan sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan mo, yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at the cross, do not nullify it by way of admitting na wala kang tulong sa ating Panginoon. Do not nullify what He has done for you and the cross just because feeling mo ay talagang nandun ka sa napakahirap na sitwasyon ng buhay mo na hindi ka makaangat-angat o hindi ka makakawala o hindi ka makaahon-ahon. Yeah, ang ating Panginoon, yung kanyang sakripisyong ginawa sa atin, alam mo ba lahat ng mga pako, mga hirap, mga tinik, mga hagupit, no, mga insulto, mga bagay na inabot niya doon at you know, He went through with all that. Ay hindi naman for the sake na maging sikat lang siya in history o kayaman ay ginawa niya lang niya bilang pagsunod na lang kasi ang kulit-kulit naman ng Abba Father para gawin siyang ransom. No, hindi. He did that because of the love of God sa'yo. Mahal ka ng Panginoon. Dahil sabi din sa Biblia, for the wages of sin is death, na tayong mga anak ng ating Panginoon, kung tayo ay nagkakasala, lalo na yung mga wala pa sa Panginoon, eh dapat talaga ang kabayaran ng ating mga kasalanan o yung mga bagay na nangyayari sa atin, mga sumpa, eh kamatayan talaga yan at mga kapahamakan. Pero dahil sobrang mahal tayo ng ating Panginoon, once and for all, yung kabayaran nito, yung sakripisyong dapat kaakibat ng ating kalayaan, ginawa na yan ng Panginoon at the cross. Kung ikaw ngayon ay nandyan sa sitwasyon na parang feeling mo, pasan mo pa rin ang daigdig, then think again. I pray that you will be able to renew your mind today, tamang-tama, in observance of this Lenten season. Magkaroon ka ng pagmumulay-mulay sa puso mo, sa isip mo, at sa kaibuturan ng nagiging buhay mo ngayon. Pag-isipan mo, bakit ba nandito ako sa sitwasyon na ito na palabang paulit-ulit? Bakit ba nandito ako sa sitwasyon na napakahirap para kong iniipit, para talagang may pinapasan akong mabigat o kabigatan o krus na nga, if I may say so. I pray na makita mo ang katotohanan ng salita ng Panginoon na hindi na ikaw ang dapat nagdadala niyan. Give it to God. Kasi siya lang gumawa niyan eh. At hindi niya na yan gagawin. Tapos na yan eh sa buhay mo at sa buhay ko. Pag isinurrender natin ang mga kapigatan na ito, ang mga suliranin na ito, ang mga sumpa na ito, ang mga kapighatian na ito sa ating Panginoon, ay pinapalitan niya ng kagalakan ng ating Panginoon. Pinapalitan niya ng pag-asa ng ating Panginoon. Pinapalitan niya ng pananampalataya habang tayo ay nagbabasa at nakakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Pag-asa at pananampalataya na may tulong na darating sa iyo. Pag-asa at pananampalataya na hindi ka mananatiling nandyan sa napakahirap mong sitwasyon. Pag-asa at pananampalataya na ang ating Panginoon ay kayang gumawa ng himala sa buhay mo. Na pag-asa at pananampalataya na kung ikaw ay may sakit, ikaw ay pinagaling na ng ating Panginoon. Pag-asa at pananampalataya na anuman yung mga bagay na nakikita mo mahirap o kahirapan sa sitwasyon mo, bayad na yan ang ating Panginoon. We don't have to go through all this again and again and again. Sa ating Panginoon, tinapos niya na once and for all ang lahat ng ating paghihirap, ang lahat ng mga buwis ng ating kasalanan o lahat ng singil ng ating kasalanan o ng ating mga pagkakamali, bayad na yan eh. We don't have to live through this perilous days o yung mga bagay o mga panahon na tayo ay dapat nasa ilalim ba ng sumpa o kapighatian o sakit o kahirapan. Hindi ka dapat nandyan. I pray magkaroon ka ng kalayaan ngayong araw na ito sa katotohanan ng ating Panginoon ay pinalaya ka sa pamamagitan ng sakripisyo niya at the cross. No, I pray na magkaroon ka ng pagkaunawa sa iyong sitwasyon na maaring you're there, nandiyan ka ngayon, dumadaan ka, yes, pero hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi mahal ng Panginoon. Na hindi ibig sabihin na pinabayaan ka ng Diyos. Na hindi ibig sabihin na wala kang pag-asang makaalis dyan. Hintay ka lang, i-establish mo uli yung pananampalataya mo. Makinig ka, magbasa ka ng salita ng Panginoon. Manalangin ka, tumawag ka sa Diyos, nakikinig siya, hindi siya patay sa mga panahon na ito. Manahan ka sa presensya ng ating Panginoon, hindi kanya tinalikuran at hindi rin siya elsewhere na nakabakasyon para hindi makinig at matugon ang iyong pangangailangan sa araw na ito.
I pray na tamang-tama, Semana Santa, magbalik loob ka sa Diyos. No? Palakasin mo ang relasyon mo sa ating Panginoon. Magbalik ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magbalik ka sa panalangin. Magbalik ka sa pagpupuri natin sa ating Panginoon. Tingnan mo, merong mangyayaring maganda at himala sa buhay mo. Sapagkat ang ating Panginoon, naghihintay lang siya na i-enforce natin ang kapangyarihan, ang sakripisyo niya at the cross upang sa ganon ay mag-materialize sa ating mga buhay ngayon ang buhay na ganap at kasiyasiya na kanyang binayaran na at the cross. Amen. So umagang ito, mananalangin tayo. Let's continue to declare the victory of God at the cross, yung sakripisyo niya, pagpapala sa buhay natin ngayon. So let's declare and pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. Lord, we see ourselves, O God, Lord, probably in darkness. We see ourselves probably in a difficult situation. Lord, meron kaming mga bagay na parang unresolved. Meron kaming mga bagay na mga conflict, Panginoon, sa buhay namin. Mga bagay na napakalalim, napakalawak, napakahirap, Panginoon. Akala namin, Panginoon, Lord, na parang wala na kaming pag-asa. Meron kaming mga krus na pasan-pasan sa buhay namin. Today, O God, thank you for setting us free. Thank you for dying for us at the cross. Thank you, God, Lord, for doing once and for all, Lord. Inihandog mo ang buhay mo para sa amin, Panginoon, upang kami ay lumaya sa sakit, sa kahirapan, sa mga problema at mga imposibleng sitwasyon, Panginoon. Kasama ka namin araw-araw, making even intercession for all of us, O God. At salamat, Panginoon, sa pagsama ng iyong banal na Espiritu sa aming lahat. At Lord, we just thank you, Lord, na sa buong maghapon na ito, Panginoon, more than the reflection of the Word of God, even, O God, sa pagsama ng iyong banal na Espiritu, ay magdidesisyon kami, Panginoon, na bumalik sa mas malalim na relasyon sa iyo, bumalik sa panalangin, bumalik sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at bumalik din, Panginoon, sa uhaw at gutom namin na makilala ka pa sa aming mga buhay. Lord, we just thank you, we bless you. In the name of Jesus, we all pray. That we declare in Jesus' name. Amen, amen, amen. So God bless you and I will see you soon. Bye!